Yung evaporator, no? So, nilagyan muna namin sa buwan. Ayan. Sabunan muna natin, no? Para maging mabango yung amoy. Wala. Ayan. Magandang araw sa inyo, mga kaputingting. So, nandito naman ulit ako, no, para mag-share na isang video. So, sa video nito, samahan nyo kami. General service naman ulit kami. Or mag-pull down na naman kami ng isang speed type unit. So, yung Panasonic ang brand niya. So, ito yan. So, yan yung sisigusan natin. So, dumarami na siya. At tumutulo na daw. So, kaya ngayon, samahan nyo kami para i-general service natin ito. Ang gagawin natin ay i-on natin yung ating aircon para may pop down natin. So yun, umandar na. So ang gagawin natin ngayon ay pumunta tayo sa likod para may i-pop down yung gas. Abuting ting, so ipa-pop down niya sa likod. Ubat mo mukha. Ayan, mga abuting ting, no. So ipa-pop down niya na para hindi masayang yung gas. So, lang ganyan yung cover, no, makabot ting-ting. So, yan, makabot ting-ting. Napop down yan, ha. So, kailangan nating mag-pop down, no, bago natin tanggalin yung indoor ng aircon para hindi masayang yung gas. So, ay dun yung ating manifold gauge. So, yan. Sinala niya na ang ating high pressure. So makita niyo dyan, no, sa bumababa, nagbabakim na siya. So amperahe tol. Yan, so kuha natin ang amperahe, no. 3. So 3, bumababa yung ating amperahe, no. So ilan yung best, no? 2.3. So 2.3. English natin. Okay. Negative 30. Negative 30? Sakto? Hindi. Hindi. 25. 25. So hindi na kaya i-vacuum ng 30, no? Ilang pirahe? 2.3. So yung gauge? Gauge. Negative 25. Negative 25. Hindi na papapababa ng negative 30 yan. Ilan amperahe? 2.3. Yung ang gauge? Negative 30. Negative 25. Sige, hindi naman pa negative yan. 30. Sige, sara mo na. Yan, so pinasara ko na yung low pressure, no, mga buting. Kasi yung amperahe natin is 2.3 na. Hindi niya kayang ipapaba ng negative 30, no. Hindi niya kayang vacuum hanggang negative 30. Hanggang negative 25 lang. So kaya pinasara ko na. Yan. So, yan na. So, pwede na i-off natin, no. I-off na natin yung aircon, mga kabutingting. Yan. So, na-off na natin, no. So, yan. Pa yung, pwede natin siyang baklasin, no. Kasi, pop down na natin yung gas. Yan. So, ibaba na natin to. Dito sa harapan. So, patanggal ko muna yung power supply niya. Yan. Tapos, kaya rin yan. So, tanggalin yung connection ng pipe. Tapos, hahatakan na yan. At, binisik natin sa baba. So, yan. Natanggal niya na yung connection. So, iangat niya itong ating aircon. Para, nakita yung connection ng pipe, no. Tapos, doon natin tanggalin. So, yan. So, nandun yung connection ng pipe. So, ang gagawin natin dyan, pag ganyan, mga puting-ting, kakailangan natin yan. So, yan. Kakailangan namin ng flies, no, para kailangan yun doon sa dulo, tol. Doon sa dulo ko sana. Ayan, dyan. Ayan, so dyan ang kakalangan. Ingatan mo doon baka umangatan. So, pagkakakalangan nyo ng ganyan, so ingatan nyo lang baka umangatan ng aircon, matanggal doon sa pinakalam niya. Ayan, nakakalam na. So, makita natin yung connection dyan, no? So, bukas na lang natin yun. Ayan, so yan yung connection. So yan, mga kabuting ting, yan eh.
Ayun na yung connection ng pipe natin. Sambukasan na natin. So, natanggalin nyo na dyan. Tapos pagka natanggal na yan, baba na natin. Hataan na natin yan. Pati yung connection, tatanggalin nga pala. No? Yung connection na papunta sa compressor. Ayan. Talagang so, narinig nyo na may sumingaw. So, hindi man talaga natin 100% na mapapop down. So, yan. So, mga kapating, so, natanggal niya na yung connection, no? So, tanggalin natin yung cover. So, dyan. Yan yung cover na yun. Natatanggalin niya para makatingin yung connection ng compressor. Oh, may diagram naman yan, ha? Yan, compressor yan. Yung, 1-2. Compressor. Yan. So, yan, sa connection ng Panasonic, may mga tayo dyan na line and line saka neutral. So, yun yung supply. Tapos, may makita kayo dyan, 1-2, yun yung supply ng compressor. So, yan. So, sinatanggal nyo dyan. So, yun yung 1-2 sa compressor. Tapos, yung L saka N, yun ang supply ng ating buong unit. So, tatanggalin din nyo yung ground. Yan. Pag natatanggal na yan, subatakan nyo lang. Ayan, so patakin siya ilalim yung wire, yan. So, pwede natin natanggal niya na yan, yung connection ng compressor, yung pipe. So, pwede natin batakin yan, no? Pwede na natanggalin. So, yan, mga kabuting-ting. So, ibababa na natin, no? Tulungan ko muna. Kabuting-ting. So, nandito na. Salbisan na natin, no? Muna. Ito. Yeah, so tanda natin yung airstream to control. Ito. Yan. Yeah. Yung swing motor, tanggalin natin. Yan. So tanggalin natin tong drain pad. So naka-clip lang dito yan. 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 So yan, pwede nyo batakin. Yan. Yan yung drain pad niya, no? So, marami na jelly. Ayos na yan. So, sulatin nyo yung pan. So, sublandog nyo ng pan niya. Ayan. Saka nung evaporator niya. Ang daming jelly. So, kaya pinuldo na namin. So, hanggang nyo yung connection ng wire. Hindi na yan. Ito na lang. Ito na lang. So, yung dalawang tunnel dito. Yung dalawang tunnel dyan. Para matanggal yung connection board, no? Box. Yan. Kaya tanggal nyo na yan. So, buksan nyo dito kasi may tunnel dito sa loob yan. Ito, buksan dito. Yan, buksan. Kailangan nyo tanggalin din to para may tunnel pa sa loob yan. Lamat nyo lang to. Yan. Yun. Dalawa. So, doon. Saka dito. Pag natanggal nyo na yan, so, pwede nyo nang angat yung control. So, pero bago natin angatin, tanggalin natin connection ng pan. Yan. So, angat mo to. Yan. Ito to, angat mo to. Isa pa. Ayan, so natanggal na. Okay na, balik mo na ito. So balik lang natin yun. Yung board. Ayan, so may iwan yan. Ayan, so dito. Ayan. Ito tanggal mo yun. Ayan, yan. Ayan, pwede tanggal ito. So, naka-clip lang yan. Hanapin mo yung clip to. Ayan. So, ayan. Atakin natin. So, yun. Itabi natin yan para di mabasa.
So ngayon naman, tanggalin natin yung evaporator niya. So sa pagtatanggal na po evaporator, meron isang tunnel dito. Isang tunnel dyan para evaporator. So dito rin sa gilid meron. Ito. Yan, so may isang tunnel dyan, no? Natanggal na natin yung tunnelyo. Tol, ito yung clamp dito. So may lock din yan, no? Yan. Kailangan nyo i-push yan. So ito to, yan. So kailangan nyo itulak yung lock na yan para maangat nyo yung evaporator. Yan, so yun yung lock nyan, no? So angat na lang natin. So yan, no? Mga butik-ting, no? Ayan. So natanggal natin yung lock nyan. So pwede natin iangat yung evaporator. Sige, nalagay ako. Ayan. Nakalock dito yan. Ayan. So nga pala may lock dyan, no? So itulak mo to. Ayan. So ngayon. So pwede nyo nang batakin yung evaporator. Ayan. Aba, ayan. Angat mo lang. Angat nyo ng konti yung pipe dyan. Ayan. Ayan. Tapos batakin nyo na. Sige, ito. Ito ko lang. Yan. So, yun yung evaporator. Mabubuga na natin siya ng maayos. So, tuloy naman tatanggalin natin yung pan niya. So, pagtatanggal nitong pan, hindi natanggal to. Tanggalin na lang natin yung tunnel dyan. Yan. So, yun. Tapos, angat natin doon sa dulo. Yan, satakin yung pan. Yan, bago natin matanggal itong pan motor. Yan, so may iwan na lang dito, mga kabuting-ting, eh yung holder, no? Yung holder ng pan, holder ng evaporator, ng holder ng ating drain pad. Yan, so makikita na natin dito yun, yung sinasabi ko sa inyong kanal na sa likod. So yan. Oo. Yan. So mas nabubuga natin ng maayos yan pag napu-pull down natin, no. Saka ito yung sinasabi ko sa inyo, yung kanal sa likod, no. Puno ko sa inyo. So yan. Yan yung kanal sa likod. So meron dumi. Yan. So may butas yan. Yan. So yan. So makita nyo, nagmo-moist yan, no. Yan. Pagka masyado malamig, nagmumoist yan. Tapos pupunta dito sa kanal. So, yan. So, minsan, dito nang gagaling yung leaking, no. Pagka nabaraan to ng jelly, yan, aapaw yan, no. Aapaw. Tapos magagaling na dito yung leaking. So, kahit nabugahan natin yung harapan, at hindi natin binugahan to, hindi rin mawala yung tulo. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, ay bugahan na natin si isa, no. Tara. Ayan, binubuga na lang kapatid yung cover, no? Ayan. So, hindi. Gagawa lang tayo ng sabon, ha? So, dyan, binubuga na na yung pan. Binubuga na yung pan. Ayan. Diyan mga kabuting, babrasing ko yung ating pinaka-base ng aircon na may kasamang sabon. Kasi medyo matigas na yung mga dumi, matagal nang hindi nalinis at medyo makapal na rin, no. Kaya tinulungan kong brasin at lagyan ng sabon para hindi para madaling linisan. So pati yung drain pad natin diyan mga kabuting-ting, no, binuras ko na rin ng may sabon. Yan, so para matanggal yung mga jelly na nakakapit sa styro. Yan. Pati yung cover, nakakabuting-ting, sinabon ko na rin, no. Gamit ko yung brush na malambot. Yan. Malambot lang yung brush na gamit ko dyan, mga kabuting-ting. So, yan. Para lahat ng sulok,
malinisan, matanggal yung dumi. General cleaning, general service ang ginawa natin diyan ng mga kabuntingting. So binaklas natin lahat. So diyan, inisprayan ko na ng mga kabuntingting. Kasi nabras na natin yung dumi. Ayan. So sinusumulan ko ng buga ng tubig. Ayan. Gagamit yung ating water jet o yung water pressure. Ayan. So ayan, binugan ko na rin yung ating drain pad, no. So, mamaya makikita nyo dyan mga kabuntingting yung resulta ng pagkakalinis natin. Ayan. So sunod nyan mga kabuntingting, ibubugahan na natin, no, or bababaran muna natin yung sabon, yung evaporator natin, kasi nga para lumambot yung mga dumi na naligas. Ayan. So ayan, so yung evaporator, no, so nilagyan muna namin sabon. Ayan, sabunan muna natin, no, para yung mabango yung amoy. Ayan. 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 Yung harap. Ayan. Sa likod, buga natin yung harapan din, lagyan natin sabon. Ayan. Ayan. So ayan, okay na. Pagka nalagyan natin sabon, ibabad muna natin na kahit na 5 minutes lang, no, bago natin bugan ulit ng tubig. So ayan, so ibababad muna natin siya ng 5 minutes, no, para malinis, no. Para yung mga jelly na ano, talagang ma... So ayan, mga kabuntingting, bubugan na natin, no, 5 minutes na, no. So ayan, makakita nyo dyan. Ayan. So diba, napaka nilinisan pagka binawaran sa sabon. So binugaan muna sa loob, no, bago sa luwas. Ayan. So ayan, labas na yung binubuga niya ngayon, no? Labas na.
ganyan, pag ganyan ka. Mas malakas yung ganyan. So, laging tatanda, pag bubura kayo, layayin natin sa ating pin, yung bugan ng high pressure natin para mas malakas. Ganyan, no? Para nakaganyan yung bugan nyo ayon sa ating pin. So, ang ganda lumalabas ng tubig, no? Lagusan. Ayan. Yung lumalagos. So, bugan mo na ilalim, ha? Ayan. Ilalim. Ng pipe. Ito, dito. Ilalim marami yan. Ayan. So, bugan din natin ito. Kasi marami yan, no? Hindi natin bugahan. So yan, so nabugaan na natin lahat, no? Yung evaporator, yung pan niya nabugaan na rin, yung drain pad niya. So yung drain pad niya, di ba, nagbugaan na natin. Yan. So malinis na. So binugaan ko na rin yung hose dyan, no? Yung drain. Yan. So yung cover niya, nabugaan na natin yung cover, no? Nabugaan na rin natin. Lahat nabugaan na natin. Pati yung holder niya, yan, so malinis na siya. So yung kanal na nasabi ko sa inyo kanina, so yung kanal na pinakita ko sa inyo na marumi, yan, malinis na rin, no? Yan. So pati yung kanal na, yung kanal sa likod, yan, malinis na rin. So gagawin na natin, ibubuhay na lang natin, no? So dyan, sa part na ito, mga kabuting-ting, ayun. Nag-start na akong i-blower yung mga parts ng ating mga aircon. So, binlower ko yung ating cover. At binlower ko din yung base ng ating aircon. Yan, yung base na yan. Tapos, binlower ko na rin yung drain pad natin, no? Tapos, yung ating evaporator pan. At binalaway ko na rin yung ating evaporator coil, so para matanggal yung mga tubig na nasa loob ng ating mga pin. So yung mga pin na aluminum, so kasi tanggalin yan, kailangan pa natin itaktak, no? So dyan, naggala ko ng blower para i-blower, no? Para sa pagkakabit natin, eh wala nang tumulong tubig. So yan, mga kabuting-ting, no? So na-service na natin lahat, nabuga na natin. So pwede natin silang buuin ulit, no? Yan, pad, ipon motor, yan. So yung ano, cover, saka yung drain pad niya. So nakita nyo naman na malinis na. Yan. So buuin na lang natin, no? Ay, binabalik na lang kapalit ko yung ano, no? Pan motor. Yan. Magay mo muna ito, ton. Yan. So yan, so nakapit niya LC. LC muna. Yan. Itong busing to. Nakapit natin yung busing. Huwag nakalimutan yung busing, no? Yan. Yan, so nakapit na. Nakapit na lang dun, no? Yan, so sulit dito. Pag nakapit na natin yung pan saka yung pan motor, so ibalik na natin evaporator, no? Ayan na yan. So ganyan pagbalik ng evaporator. Ayan. Yun. Yun. So buwal mo, tol. Buwal mo na. Buwal. Ayan. Ayan. So, kailangan mo nang ilock dito. Ayan. Yun. So nag-lock na siya. Ayan. So, dito, kailangan mo din ilock yung tinanggal natin kanina, no? Sige. Go. Yan. Yan. So, yan. Nailock na natin, no? So, ang sulod yung babalik ay yung control. So, yan. Like natin yung control. Ayan.
Oy, tol, yung ano muna pala. Kabit mo muna yung ano, tol. Yung drain pad. So yun, drain pad muna no bago yung control. Drain pad muna ba? Oo, sige, drain pad muna. Yan. Yan. So yung drain pad mo nawala. Yan. So yung drain pad kakabit niya na no. Sabagay, andiyan pala yung husak bilay no. So yan, so binabalik niya na yung drain pad no. Yan. So ilock mo lang dito. May lock diyan. Yan. So yan. So mo. Yan. Tapos din sa sa kabila, sa ganun din kasi may mga nakalakyan eh, may lakyan sa loob. Yan. Tingnan mo dito kung pantay. So tingnan niyo dito kung pantay yan. Yan. Kailangan pumantay yan, yan. Saka din sa kabila din. Kailangan pumantay yun. So kabitan natin yung swing motor. Tunnel niya no. So pag kaya natin ibalik yung swing motor. So ibalik natin yung control. Ayan. Ayan. Ayan lang yan. Yun. Tapos i-connection na natin yung fan. So takain lang ulit natin yung board mula kanina. So hipan mo kaya ito tubig. Yun. So huwag nyo kalimutan no. Hipan. Ito yung sensor ng motor. Ayan. Ayan. So pagkaya natin buuin to, so akit tayo sa taas, bugahan natin yung evaporator, ay yung condenser niya. Yan, so binabalik niyo yung mga sensor. Yan, so hipitan natin yung mga tornilyo, no? Yung mga tayo katanggal natin kanina. Hipitan natin yung mga tornilyo, no? May apat na tornilyo yan yung tinanggal natin kanina. Yun sa loob. So yun loob, pitan din natin. Yan. Yan. So bagay natin to, yung tunnel nito. Yan. Yan. So tunnel lang natin yun. No? So, yan. So, ngayon, ibabalik natin yung cover. Yan, cover niyang control. Yun. So, opo. So yan, balik natin yung laksang pipe sa likod niya. Ayan. So ayan, pagkaya niyan, ikabit na natin yung pinaka-cover niya. So ayan, yung cover na. So pagkaya nito no, pwede natin kabit to, tapos bugahan natin yung condenser niya sa taas. So ayan. So pagbabalik nga pala nito no, kailangan unahin mo muna doon sa baba, ipasok. Ayan. Ayan. Ilock mo sa ibaba. Ayan. Tapos bago natin ilock dito sa taas. Ayan. Ayan. So napakadali. Pag inunan mo sa baba, yung Panasonic. So sa mga ibang brand na aircon no, unahin mo munang ikabit yung taas bago yung baba. Bago natin may ikabit ng maayos yung cover. Mga butingting na yari natin servisan, so ikakabit na natin sa pang natin. Pagkari, patata sa likod, linisan natin yung condenser. So yan, so habang kinakabit niya to, punta na ako sa likod para servisan ko yung condenser niya. So yan mga kabutingting, nasa likod na tayo ng condenser natin. Yan, so sinisimulan ko lang tanggalin yung mga tunnelyo. Ang natin tatanggalin dyan ay kung tanggalin natin yung tunnelyo sa ibabaw na may apat na tunnelyo yan sa dalawang gilid. Yan, so medyo matigas na yung mga tunnel yun no, kasi nga kinain na ng kalawang at nauulanan kasi. Ayan, so tinanggal ko muna yung tunnel sa baba, sa front cover nyan no, kasi nga pinakuha ko yung barena at maigpit yung tunnel yun. Ayan, so ginamit ako ng barena at kasi nga medyo matigas na.
So yan, natanggal ko na yung cover sa taas. Yan, so tinanggal ko yung tatlong tunnels sa ibabaw para sa pan holder yun, no. Yan. So yan, natanggal na natin yung ating phone cover, no. So yan mga kabutingting, no. So tatanggalin ko yung dalawang tunnels dun sa baba para sa pan holder, no. At pagkaya natin natanggal yung dalawang tunnels, batakin lang natin yung buong pan, no, kasama yung holder at isabit natin. Simulan na natin bigahan. So makita niyo diyan mga kabutingting kung gaano kadumi yung condenser, no. Yan. So makita niyo diyan ang dumi-dumi. So diyan, unahin ko muna ang bugahan ng ating condenser sa loob. So bago natin bugahan dun sa likod. Kasi kaya ko inuna sa loob bugahan para yung dumi na hinigop niya dun sa likod eh hindi pumasok pag binugahan natin ng tubig. So binugahan ko rin dyan. Yan, susunod ko na binugahan mga kabutingting, no? So susunod, pagkain natin bugahan dyan sa loob, doon na natin bugahan sa likuran. Yan, so mag-start na tayo magbuga sa likod pagka nayari na tayo sa loob. So makita nyo dyan, no, yung dumi, napakadumi ng ating condenser, no. So tanggalin ko muna yung bara dyan sa pinaka-drainage niya, may barado kasi. Barado pala yung drainage niya. Yan, so sundutin lang natin ang screw yan, no, pagka hindi nakabukas yung drain niya dyan, no. So yan, so sinundot ko lang siya. So yan, malinis na yung ating loob, no. So pwede natin simulan bugahan yung likuran. Yan, so sinisimulan ko ng bugahan yung likuran ng mga kabutingting. So makikita nyo dyan yung dumi na yung kulay itim, no. So yung dumi, yan. So natatanggal, diba? Yan. So sinunod ko ng bugahan niya yung likuran, no. Niyari ko muna yung bugahan yung loob at bago ko bugahan yung likuran. So mamaya, no, mga kabutingting, tatanggalin natin yung cover na yan, yung side cover na yan, para mabuga natin ng maayos. Yan, binubukaan ko pa rin siya dyan sa labas. So yan, malinis na yung ating likuran, no. Kasi nga, nabuga na natin yung loob bago yung labas. So yan, so papakita ko sa inyo ulit, no. So pa-side naman yung aking buga dyan, no. So sa pagbubuga, kailangan ayon yung ating tubig sa pin ng ating condenser. Yan. So nakita nyo dyan. So wala nang dumi, no. Malinis na. So yan, tatanggalin na natin ito mga kabutingting. So yan, natanggalin natin yung cover. So pwede natin bugahan. Yan. So mas magandang bugahan kung wala talaga yung mga cover mga kabutingting. Mabubugahan natin siya ng maayos. Yan. Yan, nakikita nyo mga kabutingting, no, kung gaano nalilinis ang ating aircon pag wala talaga ng mga cover. Yan. So dyan, binakita ko sa inyo kung talagang paano ang tamang paglinis ng ating mga condenser. Yan, makikita nyo mga kabutingting, no, so malinis na yung ating condenser. Ayan, so bugahan ko ulit dyan, so babaw, so pabalik na ulit tayo sa bubuga. So mga nakalimutan natin, so bugahan lang natin ang bugahan nyo, ayan, hanggang malinis. Ayan, so bugahan ko ulit mga kabutingting, no, asyon na malinis talaga. Ayan, so mga kabutingting, no, so malinis na siya. Ayan. So wala na siyang dumi, diba? Yan. Wala na, wala na talaga yung dumi. So pwede na siyang buuin, no? Pwede na siyang ibalik. Yan. So puting-ting, nalilis na natin, no? Nabuga na natin yung condenser. So ibalik na natin, no, yung mga cover saka yung pan. Bugaan ko lang tong cover para malinis na rin, no? So mamaya na lang.
makabuting ting. So nasubisan na natin tong condenser niya. So yan. So hintayin na lang natin mayari 'yun. Pagka nangyari 'yun, so i-flushing natin. Tapos paandarin na natin at check natin yung gas. So so yan, makabuting ting mo. So i-flushing na muna natin 'no. So nakakapit na yung pipe sa taas. So okay na lang yung flushing. So sa pag-flushing, makabuting ting, so tatanggalin ko tong yung low pressure. Flushing. So, ang pagka-flushing, buksan lang natin itong high pressure. So, yung iba kasi ginagawa nila ay vacuum. So, ako, ang pa-flushing ko yung gas. So, buksan natin yung high pressure. Ayan. Buksan natin na konti. Ayan. So, takpan lang natin. Ayan. So, flushing bit natin. Ayan. So, kasi nga may lumalabas. Natin. Na tayo, pwede natin buksan yung low pressure natin. Ayun. So, buksan na natin, no? So, yung high pressure at low pressure ay nakabukas na yung valve. Yan. So, natin dito yung standing pressure niya ay 130 PSI. So, kulang na sa gasto. Hintayin natin, no? So, dyan, pinakita ko sa inyo o tinuro ko sa inyo kung paano pagpa-flushing. Na kahit na hindi mo na kailangan ng vacuum, no? So, kasi yung iba, ginagamit na yung vacuum.
Mabalabaking nila. So ako, flashing yung ginagawa ko gabi ng gas. Mabuting-ting, no? So yari na yung i-connection doon sa taas, sa loob. So i-on na lang, no? So pagyari yon, on niya na. So check natin yung gas. Kung okay yung, kompleto yung gas, no? So yan, mabuting-ting. So in-on na yung ating aircon, no? So umanda yung compressor. So ngayon, titignan natin yung gas niya. Kung ilan. Yan. So, wala pang 10 yung gas niya, no? Wala pang 10 PSI. So, laki ng kulang nito. Laki ng kulang ng gas niya. So, kuha tayong gas ngayon, no? So, yan mga kapatingting, pinakuha ko yung gas, no? So, ang laki ng kulang ng gas niya, no? So, kanina, reading ng kapatid ko ay 50. So, kulang na ng 10, no? Tapos ngayon, nag-flashing kasi nga yung tubig sa pipe, di ba, para naialis natin. So, yan. Malaki na yung naging kulang niya. So, kaya, ngayon, dadagdagan natin, no? So, pinakuha ko sa kanya. So, ngayon, ang kalga niya ay 10 lang, no? So, kaya, nag-yellow siya, mga kabuting-ting. So, nakita niya yan, nag-yellow. Printin natin yung gas. So, ito na yung gas, no? Mga kabuting-ting. Printin yung gas nito, no? So, pasukan na natin, no? Pagin natin ang amperahe niya kung ilan, mga kabuting-ting. So, ang amperahe niya ay 3.8. So, pasukan natin. 3.9, 4.1, 4.2, yan, 4.3. Check natin yung gas. So, nag-yellow pa rin yung high pressure niya. 4.3. So, karga pa natin. 4.5. So, nawala na yung gas na dito sa high pressure niya. So, check natin yung gas. So, 50 na ang gas niya. 4.5 amperes. So, nawala na yung gas niya. Yellow. So, 45 ang gas niya. So, lagyan pa natin. So, max ampere niya ay 6. Yan, 6.5. So, 4.7. 4.7. So, ang gas niya ay 60 na. So, 60 na. Yan. So, 60 na yung karga niya. So, yan. Kung nakikita nyo, 60, 4.6 amperes. O, 55. No, 55 pa lang. So, tagtagan pa natin, no? Ganatin. So, yan. 4.7. Tapos, 60 PSI ang karga niya. Ayan. So, ang max amperes niya ay 6 amperes, no? So, 4.7 lang. So, tapos yung gas niya ay 60. So, subukan natin na magdagdag pa na kahit konti. Pwede pa, hanggang 65. Kasi mababa yung perahe niya. So, yan. 4.8, 4.7, 4.8, tapos 65 yung karga niya. So, yan. So, ganun, mga kabuting-ting. So, sa pagkakarga, kailangan tugma tayo sa ating mga amperahe. So, huwag tayong magkarga na magkarga. So, kailangan, lagi tayong may amperahe para malaman natin kung ganun na kataas yung amperahe ng aircon at ayos ba yung karga, mababa yung ang amperahe niya. So, yun lang. So, maya na lang ulit, no? So, yan, mga kabuting-ting, no? So, yung init ng condenser natin ay okay lang. So, hindi masyadong mainit at hindi masyadong malamig. So, katamtama lang. At yung ating karga, okay, bakita ko sa inyo, ang ating karga ay 65. Yan. So, 65 ang ating karga. Kung natin ang amperahe, 65 ang karga at amperahe niya ay 4.7. Yan, so naglalaro siya, no? 65 to 4.7. So yan, so okay yung karga at amperahe natin. Nilalagay niya lang yung drainage, no? Tapos
Yari na. Okay na. Yan. Sasalan nyo na lang yan. Tapos okay na. So, mamaya ulit. Punta tayo sa loob mamaya. Mga Butingting. So, nakayari na tayo isang general servicing. Yan. So, umandang na. So, malamig na siya. So, pasensya na. Hindi pa ako kumpleto sa gamit. Wala pa yung pan-check na lamig hanggang temperature. Yan. So, susunod. Bibili ako. Yan. Para malaman natin kung lumalamig yung mga ginagawa natin aircon. So, paano? Mga Kabutingting. So, hanggang dito na lang yung aking video. At sana naman, panoorin nyo yung mga video na i-upload ko para naman may matutunan kayo sa aking sineshare. So, hanggang dito na lang po. Siyempre, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, so, please subscribe. Yan, siyempre. And, click nyo na rin po ang notification bell dyan para naman updated po kayo sa aking mga video na i-upload. So, hanggang dito na lang po ang aking video. So, medyo mahaba kasi nga po, step by step tayo. So, para makita nyo kung paano mag-service ng isang Panasonic na non-inverter. So, hanggang dito na lang po ulit at maraming salamat sa inyo at God bless po sa inyo. Maraming salamat po.